Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to Tate TV. Ako po pala si Charissa Dadulo, ang Technical Sales Representative ng Talisay at Laurel, Batangas. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang proper feeding management gamit po ang Tate Extra Float at Tate Surfer Floating Feeds na naaayon naman po sa Unified Rules and Regulations na ipinapatupad ngayon dito sa Talik. Bakit nga ba ipinapatupad ngayon dito ang Unified Rules and Regulations at bakit ito mahalaga? Ang URI ay ginagamit ng PAMBO, Protected Area Management Board, para po mag-ano ng mga problema sa aquaculture natin, sa pangangalaga ng palaisdaan. So nagbibigay po ito ng mga alituntunin, mga rules and regulation patungkol po sa pag-aalaga ng isda. Ito po ay tinatawag na Unified Rules and Regulation na on Fisheries na pinagsama ang batas ng NIPAS Law of 1992, Fisheries Code of the Philippines, Water Code of the Philippines, at iba pang batas na nanggagaling sa local government unit. Yung URR, yun ang Unified Rules and Regulation of Fisheries. So nagsimula yun ay 2006. Ang ginawa yan upang may implement ng maganda sa lawa ng Taal, kung saan yung mga aquaculture ay mapangalagaan ng maganda at yung mga nasa batas nila ay may implement sa lawa. So, ano po ang kahalagahan nito? Ang URR ay nagtatalaga kung ilan lang dapat ang mailalagay sa ating cages. Dahil kailangan masunod yung carrying capacity based on the study ng BIPAR at saka DNR. So, kailangan po sa carrying capacity ay dapat 6,000 lang yung nandito. So, kailangan doon po nakapaloob ay dapat mayroong sukat, tamang sukat ang cages na 10 meters by 10 meters. Ang lalim niya ay 10 meters lang din. Ang kada kwadrado niya ay may isang module. Ang kwadrado ay binubuo ng apat. So, mayroon din po tayong circular na cage siya, kung tawagin, ay dapat po ang materialis ay hindi makakaapekto sa tubig. Ayun po ay ang ating kawayan o kahoy. O kung mayroon mang plastic o yung bakal, hindi po dapat nakakasira o makakapag ano ng pollution sa katubigan. So, ilan po ba ang dapat mailagay na isda sa ating cage? Dapat po sa tilapia ay dapat 50 pieces sa cubic meter, 50,000 siya ang mailalagay. Tapos yung isa naman, 15 piraso sa bawat cubic meter na area, 15,000 naman sa ating mouthpiece o bangos. So, ang kalagahan po ngayon ay patuloy lang sa naming minomonitor at ina-apply namin yung mga batas para po ay masunod din ang nakasad sa URR. Then, ang karagdagan doon sa URR ay dapat nakalinya base po sa zona ng allocation ng binigay ng PAMB. Kung mag-i-exceed doon, maging illegal na yung iba. Ang update po sa lawa sa pagpapatupad po ng Unified Rules and Regulation for Fisheries, particularly po sa Section 6 o yung only extruded floating feeds po lamang ang gagamitin sa lawa. Noong pa man, malaman ko na floating feeds ang kaigay-gaya nga ipatuka sa para environmental friendly, so sinuportahan ko na yung URRF upang may implement yung floating feeds sapagkat napakaganda ng floating feeds kaysa dun sa sinker. Ang sinker kasi maraming as yung mga pulbos kung saan ay napag-aralan din na lumalampas sa bottom ng cages. So hindi natutuka ng isda, pumupunta sa bottom ng talik na kung saan naman yung floating feeds ay walang tapon. Nasa ibabaw siya, natutuka lahat ng isda. So, napakagandang gamitin sa mga inaalaga ang mga isda. Mahalaga pala talaga ang ipinapatupad na Unified Rules and Regulations dito sa Talik. At nakita na din natin ang kahalagahan sa pagsunod sa tamang aquaculture practices
Isa na dito ay ang paggamit ng Tate Floating Feeds. Paano nga ba makakatulong ang quality ng pakain at proper feeding management para sa sustainable at profitable na aquaculture? Para masiguro natin ang magandang ani sa pag-aalaga ng isda, bukod sa magandang kalidad ng tubig, napaka-importante ang tamang pagpili at paggamit ng feeds at proper feeding management. Kami po sa Santi Feeds Corporation ay may dalawang produkto ng floating feeds. Ito po yung Tate Premium Extra Float or tinatawag na regular premium at surfer floating feeds or super premium. Ang aming produkto ay matagal na sa industriya ng aquaculture, kaya subok na ito sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga feeds po na ito ay niluto sa tamang proseso at ginamitan ng dekalidad na raw materials. Kaya po ito ay may mataas na protina, highly digestible siya, maganda ang water stability at less ang leaching. Mas mataas ang efficiency niya, madali siya ma-convert into flesh. Kaya ang culture period natin is na-shorten. So sa paggamit ng premium extra float at surfer floating feeds, makakasiguro tayo na magandang kita at sustainable ang aquaculture sa lawa ng Taal dahil ang ating produkto ay eco-friendly. Pagdating naman sa feeding management, ina-advise namin ang aming mga customer na dapat mas mahaba at tuloy-tuloy ang pagpapakain ng isda gamit ang floating feeds para ma-ensure na lahat ng sizes is makakakain ng sabay-sabay. Nagre-resulta ito ng uniform na size pagdating sa harvest. So, maiwasan natin yung mga size variation, yung maraming buraot, ganun. So, sa paggamit ng premium extra float at surfer floating feeds combined with proper feeding management, makakasiguro tayo sa mas mataas na kita at sustainable aquaculture sa lawa ng Taal dahil ang ating produkto ay eco-friendly. Ngayon na nalaman na natin ang kahalagahan ng kalidad at tamang pagpapakain, ano naman ngayon ang masasabi ng ating mga customers tungkol dito? Ang gamit po ngayon ay lahat is surfer at ngayon ay mas maganda. At kasi po dahil lang dati, ang aming gamit ay sinker, hindi ako maka-over ng madami. Ngayon, na-over ang harvest ko ng isda. Ayos po lahat. Maganda po ang FCR, tapos magaganda ang isda, maitim, mataba. At kung gusto po nyo, mas maganda po talaga gamitin ang surfer ng Tate. Dahil po magandang magpalaki ng isda, maganda ang harvest ko. Matagal ko na pong ginagamit, maayos po talaga. Sana po kayo ay maraming natutunan sa aming episode ngayon. Para po sa inyong mga katanungan, mag-log on lang sa www.tate.com o di kaya naman ay tumawag po sa number na nakaflash sa inyong mga TV screens. Ako po si Charissa Dadulo, ang Technical Sales Representative ng Talisay at Laurel, Batangas. See you next time!